Nakahukay ng isang vintage bomb ang isang operator sa isang construction site sa Maldo Street, Barangay Kapasigan. May sukat na 155 millimeters ang natagpuan na unexploded ordnance o UXO. Nabatid na agad na inireport ng nasabing operator at ng Barangay Security Force ng Kapasigan ang natagpuang high explosive sa Pasig City Police Station bandang alas 3:30 ng hapon ng 26 ng Setyembre. Naghuhukay kasi ako dyan. So ngayon, habang naghuhukay ako, nakita ko yung bomba. Tapos, ayun, gumulong siya eh. Kaya ayun, sabi ko sa mga kanila, layo muna ng konti kasi may bomba eh. Alam kasi natin yung Bombay kasi tangso siya, di ba? Tapos, siyempre, ano siya, parang mukha siya talagang bala talaga, ganun. Tapos, tangso yung casing niya, ganun. Tinitignan muna namin pero hindi masyadong malapit, ganun. Medyo lumayo-layo muna ng konti. Tapos, nireport ng police para ma-pick up nila yung bomba. Talagang sabi nila, bomba po ito. Kaya, kinuha na po nila. Sabi niya naman kanina, sa susunod daw, pag nakahukay ng ganun, huwag na daw lumapit. Ganun. Kasi bomba daw yun eh. Kaya sabi niya, layo-layo na, tapos sila na bahala pag ganun, report na lang daw. May nagpunta rito, ang sabi, may nakahukay nga raw na bomba yung mga nagtatrabaho sa RJC. At yun na nga, nung pinuntahan niya namin, bumungad sa amin na mahabang bomba nga, yung parang tinatawag nilang vintage bomb, mga panuha-panuha World War. Eh nakita namin, isang piraso, malaki, mataba. Eh buti hindi na ng operator nung bako, baka kung sa kantina mama baka sumabog pa raw. May mga police din ho nandoon. Tsaka yung mga ng City Hall nagpuntahan din po sila. Siguro posibilidad meron pa. Kasi siguro hindi naman nag-iisi, ang dami nga kahit sa ibang lugar may mga ganun din, di ba? Dating bahay 'yun eh. Bahay dati 'yun. Tabi ng Dillans. Baka yan, i-turn over. Pwedeng ganin sa karami. Baka sila na rin na mag-detonate nun. Kapag sa ganyan, ho, kung makakakito kayo, makakahukay kayo, huwag yung pakikailaman. Masyari yung gagalawin. Mas maigi. Pumunta kayo sa barangay para maitawag natin sa ikinauulan sa mga nakakaintindi po sa mga ganyang sitwasyon katulad yung bombang yan. Huwag na huwag pong gagalawin, pakikailaman. May posibilidad na sumabag po yan. Nagtungo ang District Explosive Ordnance Disposal Assistance Team para isagawa ang safety procedure at dinala ang bomba sa tanggapan ng District EOD. Samantalang dinala sa Regional Explosives and Canine Unit ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang tinatayang 170 mga unexploded vintage bomb na natagpuan noong 19 ng Setyembre sa Barangay Manggahan. Ito ay makaraang iulat sa Pasig City Police Office ang mga naturang bomba mula sa ginagawang condominium building sa nasabing barangay. May nag-report umano sa kanila na natagpuan ang mga naturang bomba matapos na mahukay sa pamamagitan ng backhoe. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.